Gayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salusalong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nananakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo uli. At sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling na papawi. Kaya nga ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol, sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain.
at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ang paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatang na ang naisin, kalakip ang paghahain. Hindi mo na nais ang mga paghahandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat-dapat, ay ang pagpapakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ang paghahain. Iyong kabahan, o Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dalas sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ng naisin, kalakip ang ng paghahain. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Kapag ayo'y napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag natin yung hadlangan. Ang pagsasakatuparan ng bitin at kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at umahamak naman ng iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat po ako pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng Sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita." Samantala, ang publikano na may nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kung hindi, dinadago kaniya ang kaniyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa,
at ang nagpapakababa naman ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakaganda po ng ating ebanghelyo sa araw na ito dahil ito po'y akmang-akma sa ating paghahanda ng sarili para sa 40 araw na ating mga pagninilay para sa pagsalubong natin ng Pasko ng Pagkabuhay. Tinuturuan tayo ng ating ebanghelyo ngayon na tayong lahat ay magpakababa sa harap at presensya ng Panginoon. Inilahad ni Jesus ang talinhaga tungkol sa isang Pariseo at isang publikano. Ang Pariseo, bagamat pinipilit niya na sundin ang kalooban ng Diyos, bagamat pinipilit niyang maging matuwid, ngunit ang puso naman niya ay punong-puno ng pagmamalaki. Uulitin ko, yung Pariseo sa talinhaga, pinipilit niyang gawin ng buong makakaya niya upang maging kalugod-lugod siya sa Diyos. Pinipilit niya na sundin ang lahat ng pinag-uutos at kalooban ng Panginoon. Ngunit ang puso naman niya ay punong-puno ng pagmamalaki. Ikinumpara siya sa isang publikanong nanalangin. Alam po ninyo, ang tingin ng mga tao noon sa publikano ay pawang makasalanan. Ang mga publikano ang mga nangungulekta ng buwis. Kilalang kilala ang mga publikano sa pagiging traidor, pagiging makasarili, at sa panlalamang sa tuwing sila'y nangungulekta ng buwis. Kaya nga kung ikaw ay isang publikano, ang tingin agad sa iyo ng tao, ikaw ay isang makasalanan. Dahil tunay ngang lantaran ang kanilang pandaraya sa kanilang kapwa. Ngunit pagmasdan ninyo ang pagkakaiba niya sa Pariseyong nanalangin. Ang publikanong ito, hindi makatingin sa langit. Hindi makaharap sa altar. Laging nasa likod ng bahay dalanginan. At ang ginagawa niya sa kanyang sarili, dinadagukan niya ang kanyang puso at buong pagpapakumbabang inaamin ang lahat ng kanyang kasalanan at pagkakamali na ang wika, O Diyos, mahabag po kayo sa akin, isang makasalanan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito po ang tunay na pagbabalik loob. Ang tunay na nagbabalik loob, nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ang tunay na nagbabalik loob, inaamin ang kaniyang kasalanan at walang anumang pagmamalaki sa harap ng Panginoon. Dahil tunay ngang
wala tayong maipagmamalaki sa presensya ng Diyos. Ang lahat ng bagay galing sa Diyos. Ang lahat ng mabubuting pagpapala nanggagaling sa kamay ng Diyos. Pag nilayan po ninyong mabuti, ano bang mayroon tayo sa kasalukuyan na hindi nanggaling sa mga palad ng Diyos? Di po ba't ang lahat ay biyaya? Sabi nga ng isang santa, everything is grace. Ang lahat ay pagpapala. Kaya sa harap ng Diyos, hindi tayo pwedeng magmalaki sa ating mga nakamit sa buhay. Sa harap ng Diyos, hindi natin pwedeng ipagmalaki ang kapangyarihan na mayroon tayo sa lupa. Sa harap ng Diyos, hindi natin pwedeng maipagmalaki ang kaunting kayamanan na mayroon tayo. Sa harap ng Diyos, dapat ang puso natin marunong magpasalamat. Sa harap ng Diyos, ang puso natin dapat marunong humingi ng tawad ng buong puso at buong pagpapakumbaba. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong panahon ng Kwaresma, patuloy tayong inaanyayahan sa ating Ebanghelyo na tayo'y magbalik loob sa Diyos. Ngunit kung tayo'y magbabalik loob sa Diyos, hindi natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos ang mga bagay na nakamit natin. Kung tayo'y magbabalik loob sa Diyos, hinihiling sa atin na patuloy tayong magpakumbaba. Hinihiling tayo sa atin ang tunay na pag-amin sa ating mga kasalanan, ang tunay na pagsisisi at tunay na pagtitika. Aminin natin ang pagiging makasalanan natin dahil tayong lahat may karupukan, may kahinaan at may pagkakamaling mga nagawa sa ating buhay. At lagi nating iisipin, kung tayo'y magbabalik loob sa Diyos ng buong pagpapakumbaba, alam naman natin na tayo'y hindi huhusgahan kailanman ng Panginoon. Sa tuwing tayo'y nagbabalik loob, tayo'y niyayakap ng Diyos at pinababago niya ang ating puso, buhay, at pagkatao. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. Kumarap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakababang panalangin sa mga kahilingang ito. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga tinatakwil ng lipunan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda at mga walang tahanan, manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga mananampalataya naway magkaroon
ng higit na malalim na pananalangin at pagsisisi, lalo na sa mga panahong ito ng Kwaresma, manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway maranasan, ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo, upang mabigyan sila ng pag-asa, manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ama, tinutunghayan mo ang aming mga puso at nakikita mo ang aming mga pangangailangan. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at ala na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, umihingi ng patawad. Pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak mo, pagkat aking sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog. Maihainawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamayas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas ang aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot niya sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mastan mo, O Diyos, ang lingkod mo na nagbabalik loob sa inyo. Pagamat di maramat ay dumudulog sa'yo upang makamta ng awa mo. Ang diwa ko'y nanginimim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawala'y sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kay tagal na nalayo sa'yo at kay daming mga taong sinaktan ko, at ang siyang inisip ko ay kaginawaan ko. Iniit sa kapwa puso ko.
puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatanguhin ang patawad? Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500, ang medium size ay 1,000, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, inaral ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin.